Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin mga sir is kung paano ba tayo nag-handle ng mga motor na malalaki pag ikaw ay short rider, no? This is going to be a beginner tips for short riders, lalo na kapag yung height mo 5'4", 5'3", 5'2", and you want to own a bike that is a little bit intimidating, no? Taller. So tingin mo, kapag sinasakyan mo siya, naka-tiptoe ka, mahirap siyang i-handle, kapag hindi umaandar, mabigat, this vlog is gonna be for you. Let's go! Yes, sir! One of the things na nakaka-intimidate kapag meron kang dalang motor, katulad nito, X-Max 300, para sa height na 5'4", medyo malaking bike talaga siya para sa ating mga Asian riders, yung mga regular lang yung height, no? Mga hindi binayaan, nagpaulan ng Diyos ng height. Anyway, pag-uusapan natin yung first tip is when stopping through traffic. So for example, yan, naka-rest position ka or naka-relax position ka, ayan na, hihinto na, dyan nakaka-intimidate. Anong gagawin mo? So ang gagawin mo, mag-move forward ka ng konti sa upuan mo, okay? Tapos uupo ka ng nakaganito, okay? Imbes na nakaganyan ka, pipilitin mo, so yung puwet mo medyo igaganyan mo, tapos aabutin mo lang ng isang paa, katulad ng ginagawa ko ngayon. Kasi itong mga scooters na ganito, nakabuka ka siya, eh, no? Yung paa mo nakaganon, buka kang buka ka. So ang gagawin mo is to move forward to your seat, okay? Sa harap kasi ng scooter, medyo mas malalim doon. Yung legs mo hindi masyadong nakabuka ka, tapos ilabas mo ng konti yung puwet mo, okay? Para maabot mo kung ano yung side na gusto mong abutin, left or right. Ngayon, ang tanong, sir man, ano bang gagamitin namin pang tungtong or pang tiptoe? Yung kaliwa o yung pang kanan? Most of the time, the general rule is to put your left, no? Left toe, yung left na paa. Dito kasi sa mga scooter, wala kang problema kung ang ibababa mong paa is kaliwa o sa kanan. Wala namang issue yan. Pero pag nakadikambyo ka, that's why sinasabi ko na masanay kayo na kaliwa yung ibaba. Kasi pag sa dikambyo, yun talaga yung kadalasang rule. Kaliwa ang ibaba kaysa sa kanan. Pero pag naka NMAX, Aerox kayo, mga scooters, yan, kahit saan, mamili kayo. Pero, practicein nyo kaliwa. Dahil hindi nyo alam, baka darating ang araw, magdedekambyo kang motor. Nasanay ka sa kanan, mahihirapan ka ngayon mag-adjust. Second tip ko sa inyo mga sir, is planuhin nyo kung saan kayo hihinto. Plan where you stop. Katulad nito, sobrang traffic nung situation. Lagi kayong magiging magulang, no? Isipin nyo na kung saan kayo pinakamagandang pupuesto pag humihinto kayo. Sabay-sabay na dyan yung mag-maintain kayo ng distance sa nasa harapan nyo para makapag-isip kayo kung saan kayo pupuesto. So, katulad nyan, hindi yung masyadong dikit na dikit ka na sa nasa harapan. Kasi nga, kapag bigla ka napapreno at hindi ka nakapuesto dun sa upuan mo, napakalaki ng chance na matutumbay mo yung motor mo. Kasi pagbaba mo ng paa mo, ay puta, hindi ko pala abot yung kalsada. Okay, kaya huwag kang masyadong didistansya or mag-maintain ka ng magandang distansya sa nasa harapan mo. Additional tip dyan is kapag pahinto ka na, nakikita nyo yung mga ganyang gutter, no? Yung mga matataas na gutter. Gamitin nyo yung gutter na yan to your advantage. So kapag yan, kunyari nakikita nyo na malapit na yung traffic light, malapit na yung matapos yung go, no? Pumwesto ka na dun sa pwesto na merong island sa gitna or merong gutter dun sa kanan. That way, pag biglang huminto, for example, ito, stoplight back. O, dito ka na nakapwesto, may ibababa mo yung paa mo sa posisyon na yan. Okay? Magulang techniques. Diba? Yan. Pag mga ganitong klase yung traffic situation, yung halos dikit-dikit talaga, ipwesto mo na yung upuan mo, umusog ka na ng konti. Usog ka na ng konti. Para if ever na biglang mag sudden stop yung nasa harapan mo, panic braking siya, nakapwesto ka na. Tapos yan, distansya ka mga isa, dalawang motor yung layo. Third tip, sir, is when you're driving in a tight situation.
So since maliit ka nga, no, hindi mo mababa yung paa mo ng flat foot, learn how to drag your rear brake. So ibig sabihin, kunyari, ito, kakamote ka, try mo na habang nagda-drive ka, yung kaliwang brake mo, okay, hindi mo mapasay mo, hindi ko binababa yung paa ko, mas madaling mabalance yung motor kung nakadrag ka sa rear brake mo. Ayan o, nakaganyan ka lang. Mapasay mo, hindi mo kailangan magbaba ng paa. Sorry, kamote ako, ha? Nagbibigay lang ako ng example. Mas madali mo siyang kontrolin kapag nakadrag ka sa rear brake mo. Naabot tayo sa dulo na hindi umaapak ng kalsada. O, ngayon lang tayo tumapak. Dragging your rear brake maintains balance of your motorcycle. So, hindi siya tumutumba pa kaliwa or pa kanan. Tapos, sabayan mo ng throttle control. So, habang nakadrag ka sa rear brake, sabayan mo ng konting throttle control. But, meron tong slight disadvantage, lalo na sa mga scooter engines. Kasi pwedeng maoblong or magtorta, okay, magkulay ube, mag-overheat yung inyong clutch bell. So gagawin nyo lang siya kapag medyo tight yung situation, tight yung traffic, para hindi nyo lang ibaba yung paa nyo during tight maneuver, tight traffic situations. Pero sa mga dekambyo, wala silang issue. And it needs to be practice. Mararamdaman nyo naman yung motor nyo eh. Kapag ginagawa nyo yung ituturo ko sa iyo na nakadrag ka lang sa rear brake mo, ibig sabihin na nakadrag, habang nagtatrattle ka, nakadiin ka ng konti sa rear brake mo to maintain your balance. Yung pagbiga kasi ng front brakes during tight situation, yan pa yung nakakapagpatumba ng motor nyo. So learn to let go of your front brakes. Kapag ang takbo lang is 10, 20, 30, huwag nyo gamitin yung front brakes nyo. Gamitin nyo yung front brakes nyo kung gusto nyo pahintuin yung motor. Pero if you want to take control of your balancing, rear brakes is the best friend. Okay? So that's your tip number 3, mga sir. Yes, sir. Tip number 4, mga sir, is beware kayo sa mga uneven na mga surfaces or uneven na level ng kalsada. For example, yung kalsada medyo naka-cleve siya ng paganyan, no? So pag yung motor niya, pag paparada kayo at nakaganon yung kalsada, syempre yung paa nyo, dito nyo ituon sa kanan kasi pabor siya sa kanan eh. Kapag yung motor nyo naman ay, or yung kalsada naman ay nakaganito naman yung level, no, at paparada kayo ng nakaganito, syempre yung paa nyo, ilagay, ituon nyo rito sa kaliwa. Kasi pag itutuon nyo yung kanang paa nyo na nakaganyan yung kalsada, eh, baka pag ganun mo, dire-diretso ka nang matumba. Okay? So, maging magulang, tapos use mo yung kalsada to your advantage. Additional pa, yung mga uneven, for example, kapag ganito, yung gulong mo sa harap, mas mataas kaysa sa nasa likod. Ano yung mga senaryong ganun? May mga kalsada tayo sa Pilipinas na uneven eh. For example, ito. Yung gulong mo sa harap, ayan, nakaangat sa humps. So, pag yan, nakaangat sa humps, mas magiging mataas ngayon yung seat height mo. Yan, no, sagad ako sa upuan, no. So, mas mataas yung magiging ground clearance ng motor kapag nakaganyan. Pakita natin, ha. Baka tumumba. Ayan. So, iwasan nyo yung mga ganito, mga sir, oh. Yung uneven yung ground clearance. Nagiging mas mataas yung harapan kaysa sa likuran. Kapag mas maliit ka sa akin, yari ka, tumba ka dyan. Mangyayari yan kapag merong lubak, merong humps, or yung kalsadaan, even siya. So, iwas-iwas lang tayo sa mga ganyan, mga sir. Ito yung sinasabi ko. Kunyari, ganyan. Yung kalsada, nakaganito. Yan. Pero tayo dito. Okay. So, mapansin nyo dito, sobrang lalim, no? Dito, abot na abot ko, naka-flat foot pa nga ako eh. Oh, kasi yung level ng kalsada, nakaganito. So, use that to your advantage. Sa kanan ka, syempre, tutuon. Huwag nang pilitin yan, di mo abot yan. Yari ka dyan. Napakahirap pa naman matumba ng mga malalaking motor. Lalo na big bike, hindi nyo talaga siya kayang buhatin mag-isa. So, yun lang, mga sir. Tip number 4, hiningal ako. Yes, sir! Mga next tip naman natin is about pag nagpa-parking tayo. Parking for short riders. So ito mga sir, kapag magpaparada tayo ng motor. So instead na paparada ka ng mukha kang pato na ganyan, no? So pwede ka naman bumaba. Tapos ilin mo lang yung hita mo dito. Yan. Tapos tulak mo na lang yung motor mo.
That way mga sir, mas madali kang may control sa motor mo kaysa yung tiptoe ka na nagpaparada ng motor mo. Ngayon, pagpapalabas ka naman ng parking, okay? Pagpapalabas ka naman ng parking, itong hawakan na to, purpose niyan para pag tinayo mo yung motor mo, nandiyan yung leverage mo para itulak yung motor. Hinihingal ako. Instead na ilalabas mo yung motor mo ng ganyan-ganyan ka, di ba? Mukha kang ano, di ba? Mukha kang chicken na hindi maintindihan. So instead na ganyan, papahirapan mo yung sarili mo. Okay? Tulak mo na lang siya ng paganito. Tapos ipagbabalik mo naman siya, again, pwede mong gamitin yung hips mo, yung hita mo, ito, para nakabangga ka dito pag tinutulak mo siya. That way, mas madali yung balance mo sa motor para hindi tutumbo yung motor pag pinaparada mo siya. Ayun mga sir. Yes sir. Ha? Init.